Inaasahang dadagsain na naman ng milyong-milyong deboto ang pista ng Nazareno sa January 9. Para matiyak ang kaayusan at seguridad, hinahanda na ang command center kung saan isang bagong computer software daw ang gagamitin para ma-monitor ang posisyon. May news to go si Maki Pulido. Isa sa mga pinakaabangan ng mga deboto ang mismong paglalabas ng Poong Nazareno mula sa simbahan ng Quiapo. Pagkakataon para maunang makalapit sa poon, mahaplos ito o mapahira ng panyo at para sa ilan, makapwesto sa paghila sa lubid. Pero sa mga nakaraang taon, sinikreto na ang oras ng paglalabas sa Nazareno para di agad mapagkaguluhan. Gagawin daw muli ito ngayong 2013. Magsisimula ang pagdiriwang sa bisperas ng pista, alauna ng hapon sa January 8 ang schedule ng pahalik sa Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Alas 7 naman ng umaga sa January 9 ang traslasyon o prosesyon pabalik ng simbahan ng Quiapo. Ang ruta ng prosesyon katulad din noong nakaraang taon, idadaan ang puon sa 23 kalye. Dahil karamihan ng mga kalsadang yan ay makikipot at umaabot pa sa milyon-milyon ang nakikiprosesyong deboto, inaasahang aabuti na naman ng siyam-siyam ang prosesyon. Noong nakaraang taon, inabot ito ng 22 oras, ang pinakamatagal sa kasaysayan. Sinubukan na po naming baguhin yung rota noong unang taong ko po dito. Lalong naging problema po at mas lalong nagkasakitan. Hindi po mapayag yung mga mamamasa na baguhin yung rota. Kabilang sa nagpabagal noon ng usad ng prosesyon ang na-flat na gulong ng andas, kaya ngayong taon ay papalitan na ito ng mga solid tire. Pagdating naman sa seguridad, 3,000 pulis ang ide-deploy sa mismong pista. We've been constantly evaluating the peace and order condition. We have not received any imminent or specific threat. Kaugnay niyan ay sinimulan ng iset up ang command center na ito sa isang opisina ng Quiapo Church kung saan may bagong computer software na magmo-monitor ng prosesyon, gayon din ang lokasyon ng 65 ambulansya. Yan ay para agad na makaresponde sa disgrasya tulad noong 2006 nang mamatay ang isang debotong nahulog sa bukas na manhole pagdaan ng prosesyon sa Carlos Palanca Street. Sa parehong software din, makikita mga re-responding police nang ilan ay magbabantay sa traffic. Daragdagan din ang mga handheld radio na magagamit kung muling tatanggalin ang cellphone signal sa lugar sakaling may banta ng terorismo. Maki Pulido, GMA News.